Magsitayo na po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa. Sa papawiin, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa ika 27 tayo na linggo sa taon ng ating pagdiriwang linggo para sa katutubong Pilipino. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narin sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Labanan ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na kaisa sa atin sa mitan ng live streaming, sa Facebook Live, YouTube at ibang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo at ang mga intensyon na manapos-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Israel. Mga kapatid, ngayon na lamang ang tuwala ng Diyos sa tao upang bigyan niya tayo ng di mabilang na mga biyaya. Ilangin natin sa misang ito na huwag tayong makalimot magpasalamat sa Kanya at sikapin nating gamitin ang mga biyayang ito pawang sa kabutihan lamang. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang Indigenous People Sunday sa ating bansa ng kapatid nating katutubo ay patuloy pa rin naghihirap dulot ng ating kapabayaan, panamantala at di pag-unawa sa kanilang kultura. Himukin nawa tayo ng pagdiriwang natin ng banal na Eukarsiya tungo sa pagkikisa sa kanilang paghihirap at pagtatanggol sa kanilang dignidad at karapatan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kay sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panarangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, paawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kayayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon namin Diyos, halin ang lamit, Amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, buntong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanunglo sa kanan ng Ama. Maawa ka
Manalangin tayo. Ama naming makapangirihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at inadaing na mga kahilingan. Ang kanang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangambang hingi ng kapatawaran ng buhay naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyang aming makamtan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sintakong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sintakong ngutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukaya niya't inalasa ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo na isang bantayan at nagpahukay pa na sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya ng kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw ng kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon taga Jerusalem at gayon din kayo mga taga Huda. Kayo ang humatil sa aming dalawa. Ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaan gawin sa aking ubasan? Bakit naman ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas? Ang nakuha ko ay ubas na ligaw. Kaya ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan ko ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa asukal, mabalot ng tinig at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong nabis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel. Ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti. Ngunit naging mamamatay tao, inaasam magpapaira ng katarungan. Ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas sa kahit tinanim. Sa lupang dayuhan, matapos ang tao ru'y palayasin hanggang sa ibayong dagat. Ang sangang malabay nito'y nakaabot, pati ang mga ugat, humabang mabutit, umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira? Sinira ang pader, kung kaya napasok nitong dumaraan. Pinipitas tuloy ang bunga nitong tanim na naturan. Pangababoy damong nagmula sa gubat. Niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. Ikaw'y manumbalik, o Diyos na dakila, pakbasdan mo kami mula sa itaas.
at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoon Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami sa iyong sinag. Kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang hindi malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at patatanda ng bayan, pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya, gumawa roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama, ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. At binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Tuling-ulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, ngika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak,
sila ay nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, halika kayo, patayin natin upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kahit siya ay sinunggaba nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, ilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbigay sa kanya ng paparti sa panahon ng pamitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito ay kahanga-hanga. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa 27 tayo na linggo sa namang panahon sa taon na ng ating pagdiriwang at dito po sa ating mga pagbasa, tayo po ay tinuturuan paano magiging tunay na patiwala. Katiwala lang po tayo ng ating Panginoon. Kaya ang tunay na patiwala ay hindi po nag-abuso at naging matapat at matuwid. Ayon pa sa kanilang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa Kapilipos, Kapilo 4, verso 6, hanggang 9. Sapagkat inihambing naman ang Israel, ang bayan ng Diyos, ng isang ubasan. Kaya sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isaias, Kapilo 5, verso 1 hanggang 7, ang Israel na ubasan ay tinaniman ng napakaganda na ubas, ngunit ito'y namumunga ng ligaw na ubas dahil hindi sila tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kaya po sa ating salmo, itong ubasan na ito ay magmula pa sa Hepto at itinim ng matuwid, kaya ngayon ay sisirain na sapagkat hindi sila matapat. Ibig sabihin dito, ang tunay na katiwala ay una sa lahat, ang una pong karakter nito ay katapatan. Katapatan na kilanlin na ang Panginoon ay siyang may-ari ng lahat ng buhay natin. Kasi para tayong ubasan, ang Israel noon ay ubasan, pero lahat ng nanalig sa Panginoon, siya na ang ubasan ngayon, kailangan na tayo makatiwala, hindi po tayo ang may-ari ng lahat ng nasa atin ngayon. Yan ay galing sa Diyos. Kilanlin siya, kilalanin siya, at maging matapat tayo na siya ang tunay na Panginoon. Pangalawa, handa po tayong magsakripisyo. Ang sakripisyo na kung saan ipahayag po natin na tayo ay mga katiwala at mga alagad ng Panginoon. At pangatlo, na tayo ay mananalig sa ating Panginoon. Ipinagkatiwala sa atin ang lahat. Kayo mga magulang, ipinagkatiwala ng Diyos ang inyong mga anak. Kayo mga naglilingkod o nagtrabaho, anuman ang klaseng negosyo at trabaho, o kaya kayo'y mga politiko na nasa pamahalaan, ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo. Kailangan kayo maging matapat at mahusay sa pangangalaga upang kayo ay tunay na katiwala ng Panginoon. Kaya kailangan na mayroon tayong panampalataya na buhay. Ito yung pangatlo. Pang-apat, na tayo ay magkaroon ng pananagutan. Lahat ng ating ginagawa, kailangan pananagutan natin. Managot kayo kapag ka ikaw ay hindi naglingkod ng matapat. Managot kayo kapag ka ikay magulang, napabaya o irresponsable. Managot kayo kapag ka ikay namumuno ng bayan o mga opisyal ng lungsod na kayo'y hindi matapat. Managot kayo kung anuman ang inaasahan sa inyo dahil kayo'y naglilingkod o ganito ang iyong trabaho. Kailangan kayong managot. Kaya kailangan atin pong tingnan na tayo'y maging tunay na katiwala ng Panginoon. At panglima, kailangan rin nating makikisama. Makikisama tayo sa isa sapagkat isa lang tayong bayan ng Diyos.
isang pamilya ng Diyos, at ang Diyos ay ating Ama. Kailangan tayong magkaroon ng pagtutulungan, pagkakaisa, at pagkatiwala sa isa't isa. At kung mayroon mang gulo, kaya ng nagkagulo ngayon sa Ukraine, may gira ngayon sa Israel, at iba pang mga lugar ay nagkagulo dahil nagkulang tayo sa tunay na pag-unawa. Kinakailangan natin ang pag-unawa upang ang kapayapaan ng Diyos ay siyang maghahari ng ating mga puso. Kailangan natin ang pagmamahal at ang pagmamahalan na sa bawat tahanan, sa bawat opisina, sa bawat paggawaan, o sakahan, o saan man tayo, at ang ating mga katutubong mga Pilipino, atin ding igalang at mahalin. At sa ganitong, kung mayroong pagmamahal, mayroon tayong tunay na paggawa na ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo ay tunay na katiwala kapag tayo matapat, kapag tayo nananalig, kapag tayo'y gumawa ng mabuti at tayo'y nagmamahalan sa isa na ating tugon sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Alamin natin, hindi tayo pinabayaan ng Diyos sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Puray natin ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginating lahat, ng katawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, nanausunan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang parilito hukom sa buhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ni muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama, naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kahilingan, ating itutugon, Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa Talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat na naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakahihikayat sa saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob ng karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal, nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad, upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasalukuyan ng marami sa kasinggulang nila ang umigting ang pag-asang umuusbong sa pakikitagpo kay Kristo. Ating isamo.
Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayon, nakikibahagi sa sambahayan, Kristiyano sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ang aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat na nakabubuti sa amin, gawin mo kaming simbahang magkaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito, hanggang kami sumapit sa tunay mong hantungan sa piling mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ni Obatido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay ng iyong inhabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ng kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang aming kapalitan ay marapat na kaya aming pasalamatan ng iyong mga sukling nagtaksel ay nagbalik ngayon sa iyong pagbilib bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ang Espiritu ng bigay upang lahat ay kukupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay loob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang mubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinahanan ng iyong Espiritu. Kay kaysa namang helisisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu yung banal, makalob nito pang para sa ay maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa magkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pusin na kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming papa at niyong sinaming obispo at ng tanang kaparehan. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming na himlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawani napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisan mga Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisan mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni Malay San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pitang anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus, sapay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang patawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ding namin kami iadya sa lahat ng masama pagkaluban ng paipaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Kaya ng Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magkain kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tinapay ng buhay, binasbasan, inahit, inialay. Buhay na ganap ang sabi, kaloob at pagsasalong, walang basbasan ang buhay naming handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundo sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, hinati, iniala. Pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa'y maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay. Kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, hinati, iniala. Sasalo walang hanggan at pasasalo walang hanggan. Announcement. Ngayon po ay Linggo ng mga Katutubong Pilipino. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection upang suportahan ang mga gawain at programa ng CBCP, Episcopal Commission on Indigenous People. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Announcement. Available na po ang mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagalo mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Available pa po itong Lectio Divina para sa poong Jesus Nazareno doon po sa Information Guard. Ang donation po ay 130 pesos bawat kopya. Ito po ay makatulong sa inyo sa pangyaynilay tungkol sa poong Jesus Nazareno. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon at tayo po ay magkaroon ng isang pag-alaala na ngayong linggo ng una na manalangin tayo para sa mga katutubong Pilipino. Pangalawa, na tayo ay magkaroon ng pag-alaala at panalangin para sa sinodo ng mga obispo. At pangatlo, na tayo magdasal para sa kabaypaan na nagkaroon ngayon ng giyera sa Ukraine at Israel. Maringal na pagwasbas. Mga kapatid, ipinangako ni Jesus na makakasama siya sa kanyang mga alagad sa tuwing sila'y matitipon sa kanyang pangalan. Sa mga susunod na araw, bubuksan ni Papa Francisco ang unang yugto na 16 na pangkaraniwang pangkalahatang pagtipo ng sinodo ng mga obispo. Hiling ay pagpapala ng Panginoon, itoon natin ang ating isip sa Diyos nang sa Espiritu Santo maging matibay ang ating pagbubuklod. Gabayan tayo sa buong katotohanan at liwanagan amang kibahagi sa pagtitipong sinoda. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Nawa ang Diyos amang sa iba't ibang paraan at pagkakataon ay nahayag sa ating mga ninuno sa pamagitan ng mga propita ang laging pumapatnubay sa inyo at sa buong simbahan na maging tapat sa kanyang salita at hanapin ang kanyang kalooban ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Nawa ang anak na isinugo sa takdang panahon para ipamala sa lahat ang yaman ng habag ng Ama ang mag-ingat sa inyo sa pakipagbuklod ninyo kay Kristo at isa ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Nawa ang Espiritu Santo ang manguna sa inyo lalo na sa pagtitipong sinodal na kilalanin ang mga tanda ng panahon upang sa pagkatig sa kalooban ng Diyos magbunga kayo ng masagana sa pagkakaisa para sa buhay ng simbahan at para sa pagbalaganap ng muting balita ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kintaglayang hapaan, pag-ibig at pag-asa ng Panginoon at mahalin at paglingkuran. Amen. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Isus na sarili. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayagan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.